Hoy, mga kilatis, PLDT, kung Wi-Fi user ka ba or PLDT smart Wi-Fi user ka ba, at paglagin mo sa app, ito ang nakukuha mong message. Well, mga kilatis, yung sa notification na yan na parang system maintenance ang sinasabi, actually hindi siya system maintenance kundi pinapasa na ng PLDT ang lahat ng authority or full control sa gantong wifi natin sa smart communications. Kaya yung app ay hindi na gumagana para sa ating PLDT Wi-Fi or PLDT Smart Wi-Fi. At dahil pinapasa na ng PLDT sa smart communications yung full control, kailangan na nating gumamit nung bagong app para sa ating Wi-Fi or para sa ating modem. So, ito yung tinatawag nila ang GigaLife app. So, download mo lang siya sa Google Play Store. At pagkatapos nun, magsa-sign up ka lang. At kailangan nakabukas yung mismong Wi-Fi or modem mo para mag-check mismo ng GigaLife app kapag nag-register ka. At papadalang ka ng OTP or one-time PIN para sa registration. So after ma-register yung Wi-Fi dun sa GigaLife app, pwede ka nang mag avail ulit ng promo sa GigaLife app or mag-renew. Kung makikita nyo, meron niyang renew button. Kung yung last na sinubscribe mo na promo, yung pa rin yung gusto mong gamitin, lumalabas siya dyan sa app. So, dahil bagong app to, syempre may mga pagkakaiba lalo na sa interface. Kung gusto mong makita yung balance mo, kailangan mo lang i-click yung button na to. Click mo yung check usage button at magpunta ka sa page na to. At ganun lang kasimple, mga kilatis. So ang mangyayari lang is kailangan mong lumipat ng app. So mula sa luma na smart app or tawag ng PLDT or my PLDT app, ilipat ka ng GigaLife app. Yan yung bagong app para sa ating PLDT smart Wi-Fi. At ayun pala, mga kilatis, kung meron kayong dating load yung bago mag-stop working or magsara yung app na gamit natin sa ating modem, huwag kayong mag-alala dahil yung balance doon automatic na na-transfer doon sa bagong app pagka sign up mo or pagka login mo doon or pag na-detect na yung iyong smart Wi-Fi number. Magre-reflect siya kagad doon kung
meron ka dating load, eh lalabas ko. So huwag kayong mag-alala, hindi siya nawala or mawawala pagkatapos mong lumipat doon sa bagong app. So ganun lang kasimple, mga kilatis. And the reason why sinishare ko itong info na to, kasi ako yung isa sa mga medyo nagtaka nung mula nung Friday at or Saturday na nakakuha ng gantong message pag ina-access yung app para ma-check ko yung balance. Kaya nagsubok akong mag-Google search, pero unfortunately siguro hindi ko alam kung nasa sa akin kung ano ba yung mga search ko para malaman. Wala akong nakita pang post tungkol dito. At ako mismo, hindi ako nakareceive ng parang ganong information na lipat yung ating access doon sa bagong app. Ang nakita ko lang siguro sa website, ayun, may notification nga na ilipat na ng control sa smart balabas ng PLDT. So yun ang nakuha ko, pero yung gagawin or step by step procedure para ma-check mo ulit yung balance mo at makapag-avail ka ulit ng promo or renew ng promo, wala akong nakita. So kaya naisip kong i-share sa inyo, mga kilatis. Baka marami sa atin dyan ang medyo nagtataka tungkol sa pagbabago. So I hope meron naman akong na-share sa inyo na makakatulong. At kung nagustuhan yung video na to, huwag niyong kalimutang i-hit yung like button. At syempre yung mga hindi pa nakasubscribe, parang awa niya na, hindi, joke na. Mag-subscribe kayo kasi may mga bagay-bagay tayong maaaring makuha sa ating channel na hindi pa natin na-experience or something that we can something new that we can try. Again, mga kilatis, maraming salamat sa patuloy na panonood ng ating mga videos. So hanggang dito na lang, at maraming salamat ulit.